Pati ang mamahaling iPhone, napepeke na rin ang lantaran pang binebenta. Higit na mas mura pero babala ng DTI, walang garantiya ang kalidad nito. Nakatutok si Bernadette Rey. Sa biglang tingin, sino mag-aakalang peke ang iPhone na ito? Sa halagang 2,500 pesos, maaari na itong mapas sa iyo. Sa unang tingin, halos walang kaibahan yung original na iPhone sa iPhone na mabibili mo dito sa bangketa. Yun nga lang, kapag ka inon mo na yung telepono, makikita mo na merong kaibahan yung kanilang interface. Pero yung mga applications na meron sa isang original na iPhone, nandito rin. Halimbawa, meron itong Facebook application. Ang sikat na Talking Tom application, pwede rin i-download sa pekeng iPhone. Imitation ako, huwag niyo akong tangkilikin. Parehas na may tatak ng Apple sa likod. Pati mga control buttons, parehas. Yun nga lang, tila mas mabagal daw ang processor ng pekeng iPhone. Hindi basta. Lantaran ng bentahan ng mga peking iPhone at iba pang Android phone dito sa Baclaran. Sabi ng mga nagbebenta, kung presyo lang daw ang pag-uusapan, di hamak na mas mura ng halos 20 beses ang imitation. Mas gusto nila nito kasi disposable. Pag nawala, okay lang, 2,500. Kaya doon sa 48,000, ang peke, yung wala na, pagkabili mo, sira na kaagad. Sabi ng Department of Trade and Industry, maaaring mura nga, hindi naman maganda ang kalidad. If it is an imitation, you cannot expect probably the same quality, the same performance, di ba? Na posible kang magreklamo later on. Kung bibili ka man, maayos yung resibo, merong pwesto. May resibo ang ini-issue. Wala namang pangalan ng pwesto, ni walang address o telephone number. Sa kabila ng lantarang bentahan ng mga peking cellphones, hindi raw basta-basta maaaring kumpiskahin ng DTI ang mga naturang produkto, lalo kung wala namang reklamo mula sa intellectual property rights holder nito. You buy something because of the name, di ba? And that name carries with it a price, di ba? So bibili ka. Mamaya, yung pala imitasyon. So may panluloko yon. Pero kung binili mo, pagkatapos sinabi man sa iyo, actually imitasyon lang yan, ay with full knowledge, medyo mahirap. Mahirap ireklamo yon. At kung walang magre-reklamo, walang mahuhuli. Kung merong mga proliferation na ganito, nasa palagay nila ay makakasama or makakasira sa kanila, they can file a complaint with the Intellectual Property Office. Paano man kamura kumpara sa original na iPhone na pumapalo sa 45,000 ang kada unit, mas kampante na raw ang ibang mamimili sa orig. Sa mall, masigurado po ako. Parang makakamahal ka din po kasi madaling masira. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.